Eh, si Mel. Ah, oo nga naman. Ano? Wala, wala ko sinabi ba? Iniisip. Kala ko may sinabi. Gumagawa ng bumbong. Pwede. Kasi taga na botas eh. Basta natipuhan niya lang yata. Pwedeng ganun din siguro. Basta natipuhan niya lang. Good luck sa'yo, Ivan. Ang mga hindi mo napili ay sina letter A. Si Army. Si Army. Ate Army, upo muna kayo. At i-review mo yung kodigo mo. Uy. Tapos si letter C, si Mami Maris. Upo po muna. Ang mga napili mo naman, Ivan, ay sina Mel sa B at si Nora sa D. Unahin na natin si letter B. Ay, sige, sige, sige. Ito si letter B, si Mami Mel. Ate Mel. Ate Mel! Ang tanong! Tama po ba si Ivan na pinili kayo sa round 1? Na moment na yan ay hatid sa atin ang Lazada! Dollar Nuts! Parating na ang Lazada Epic 10th Birthday Sale on March 27 to 29. Yan, pati yan ang Lazada sa kanilang 10th birthday. At marami silang regalo. Ilan na ang free shipping, zero minimum spend nationwide, 10% Lazada bonus discount, and 10% cashback. Mga Dollar Nuts, download na ng Lazada app. Ngayon na, mag-add to cart na at mag-checkout sa March 27. Yeah! Alright! Very good, Ivan. Buong-buo ang iyong 50,000 sa pagkakapili kay yan, walang Nanay Mel. Minus, no? Galing. So ikaw po, si Ate Mel ay isang reyna ng kalsada. Apo. Kayo po ay isang... Street sweeper. Ayun. Street sweeper. So, tama. Rin ang pakiramdam ni Ivan. Pero Ate Mel, ilang taon na po kayong street sweeper? 13 years po. 13 years. So more than 10 years. Tagal na, oo, no? Hinahanap natin. Hindi pa kayo nagagalit pag lagi marumi kalsada? Hindi naman. Kasi kalinis kayo ng linis, tapos dumi naman sila ng dumi. Totoo. Minsan no, sa amin pa nagagalit. Oo. Talaga? Sa inyo pa nagagalit? Sila pa nagagalit? Bakit? Mga residente. Halo? Ah, dahil? Dahil hindi nyo nililinis yung harapan nila? Hindi po. Minsan no, nagkakalat, malinis na ako, nililinis na namin, nagkakalat pa rin sila. Ah. Tapos nireklamo kami. Kayo pa ang nirereklamo? Halo? Pero paano ba yan, Ate Mel? May mga area po ba tayo? Mayroong bawat street sweeper po? May naka-assign na streets, block, apo, ganun po ba yun? Apo, meron po. Saan po kayo naka-assign? Sa ano po, sa San Ro, ano, sa government, sa Nabotas po, sa government po. Saka ano, main road. Sa main, road. Main road, ang hirap nun. Apo. Edi, maalikabok, mausok. Ano pong suot nyo noon? May... Uniform, may mask po. May mask. May mask naman po. Tapos ang duty nyo po, Ate Mel, anong oras po ang ano ninyo? 4:30 ng AM hanggang 6:30. 4:30 AM hanggang anong oras po? 6:30 ng gabi? Ilan po kayong naglilinis doon sa area na yon, Ate Mel? Ano, hiwa-hiwalay naman po dahil ano kami, mga watak-watak kami sa, ano, mga 27 kami. Meron iba-ibang area. Iba-ibang area. Ate Mel, may tanong po ako. Matagal-tagal na po kayo naglilinis as a street sweeper ng 13 years. Kasi pag ako nagmamaneho, nakikita ko yung naglilinis sila sa gilid ng daan. Medyo nadedelikaduhan ako. Natatakot ako for them pag nagdadrive ako. O, kasi minsan masyadong malapit, madikit. Wala po ba kayong experience na sana wala naman na medyo nahawi kayo ng sasakyan? O yung safety po ninyo pa, ano po yun? Wala naman po. Kasi po, ano... Mga gilid-gilid lang mukhang inaano namin bago kami gigigit na. Mm-mm. Na ano muna yung jeep. Mm-hmm. Na, pero ate, regarding doon sa nagagalit sa inyo, dapat nga mag-abot pa sila eh. Oo, oh, diba? Oh. Diba? Yeah, ba, kasi kalat kayo ng kalat, tapos yung mga tao na komo may tagalinis kayo, hinahayaan nyo sila, tapos nagagalit pa kayo. Dapat nga abutan nyo pa yung mga tao na yan. Dahil ang liit lang ng kinikinta yan. Compared doon sa commercial na pinagtatrabahuhan nyo, sa area nyo. Mm-hmm. Hindi po ba kayo na sumasagot ba kayo sa kanila pag may nangyayaring ganun? Minsan no, sumasagot. Eh kadalasan no, nauunahan nyo kami, tinetext JRT kami. Inaano po? Tinetext JRT.
Ano yun? Anong ano? Anong text yun? Ah, may reklamo pa. Reklamo kayo pa yung nirereklamo? Oo nga. Oo. Kayo na nga itong naglilinis? Saan po sila nakatira ba? Okay na, okay na. Okay na, okay na. Pag-uusapan lang naman natin to. Tatawagan na lang mamaya. Mm-hmm. Oh, Nanay Mel, kanina na pag-usapan yung panganib sa trabaho ninyo, yung delikado. Eh ngayon po ay ang tanong ko naman, meron naman ba kayong mga napulot na mga pera-pera so for almost mga ilang? Wala po. Wala. Tinamuni, wala nga sila palang inuhulog na pera doon. Tapos sila pa yung nagagalit sa inyo. Wala po, napupulot eh. Oo. Kahit pero, mga bariya-bariya. Kasi ano, piso. Peace. Pagkanya-ganya lang. Pero nanay, kayo po ba may mga may asawa at anak po ba kayo? Asawa wala. Asawa, pero may mga anak po kayo. Ilan po ang ating anak? Dalawa po ang anak po. Dalawa. Lalaki na? Mga asawa na po. Kayo kasama niyo pa rin po ba sila sa bahay? Opo. Opo, pero hindi ba niya lang sinasabi sa inyo, Nay, dito na lang kayo sa bahay, imbis na larga kayo ng larga. Delikado. Sa... Delikado. Oo. Hindi po eh. Kasi kailangan po, isa po PWD, isang anak ko eh. Panganay ko, tatlo anak. Di pa nakakaano, di makapagtrabaho dahil may mga maliit pa. Kamusta naman po ang kitaan sa pagiging street sweeper? Ang laki po nung sakripisyon ninyo, bilhin nyo 4:30 ng madaling araw hanggang 6:30 ng gabi, kayo nasa lansangan. Hindi po, 4:30 ng madaling araw hanggang 6:30 ng umaga. Ah, ng umaga. Tapos babalik pa po sa hapon ng 4:30 to 6:30. So tig dalawang oras lang po. Kasi nga, pag nagwali sila sa umaga, yung kinalat nung gabi. Mm-mm. Pag nagpahinga sila, yung kinalat naman ng hapon, yun naman ang ani. Oo. So may taga-kalat talaga, kaya nga may taga-wali. Sana huwag na magkalat. Talaga ba? Alin ang mas mahirap linisin? Yung sa umaga o yung sa hapon na? Sa umaga po. Sa umaga? Gawa ng kalat ng buong gabi yun. Sa magdamag na kalat eh. Naku. Oo. Kasi hindi sila maghihiya magtapon eh. Tulog na mga tao, itatapon lang nila doon, itatambak na lang nila. Ayun, kasama na pala yung mga tinatapon na basura. Oo. Kasama na po doon yung mga tinatapon sa gabi, magdamag. O yung sa mga basura sa bahay. Ay, not... Ano po yung mas mahirap linisin? Yung sa kalsada o yung bahay po ninyo? Ano ba? Siyempre. Totoo yun. Oo nga. Eh, Nanay Mel, maraming salamat po sa inyong serbisyo. Kung hindi po kayo napapasalamatan nung inyong mga constituents, eh kami na po ang nagpapasalamat po. Sa inyo. At saka nananawagan po kami sa inyong constituents na huwag naman uwayin. Oo nga. Sila na ngayon naglilinis. Pag ako naglinis dyan at awayin nyo ako, makikita nyo ang nakikita nyo. Si Alan dyan. Hindi kami naniniwala. Pahinging walis. Charing. Salamat po, Nanay Mel. Nanay Mel, maraming salamat po. Thank you. Thank you po. Ay, dito tayo kay Main. Ate Army! Di napili ni Kuya Ivan. Alamin natin. Angelo! Hindi ka pinili ni Ivan. Uy! Buti na lang. Si Minos, 10,000 pesos. Ate Army, kayo po, ano po ang trabaho ninyo? Artista. Isa po akong traffic enforcer po sa UNTAP. Wow! Yeah. Enforcer! Ilang years siya, Po. Ilang years na? 6 years na po ako sa Manila City Hall. Six na years. Po. Nung time pa po ng ex-mayor, sa school pa po ako nag-start po nun. Nag-a-assist lang po ako ng mga bata sa eskwelahan. At tumatawid. Opo. Mm-hmm. Then, nung after na nagpalitan na po ng pinasok po ako ni Chairman Kapapaskay sa boss tambay namin na si Don Lohica, Boss Carter, na naano po ako dito sa MTBP po. Saan yung area niyan? So may Manila City Hall po ang ano Manila namin. Manila City Hall. Galing. Sa UNTAFT. UNTAFT. Ako po yung maingay po doon. Mabisi yung kalye na yun, yung intersection na yun. Ikaw pala yun. Yes. Nakita mo siya? Yung college ako, nadadaanan ko. Kaiyak po. Paaway po yung Manila. Akala ko na joke. Manila Med. Joke. Paano po maingay? Ano po mga sinasabi nyo? Oo, paano? Ayan siya. Ayan siya. Sino dyan? Yung time na po yan yung umuulan po. Bumabagyo. Nandiyan pa rin po dapat kami. Sino ka dyan, Army? Ayan po, yung naka-raincoat na yan. Yung pinakamaliit. Paano maingay? Tinatalakan mo yung mga motorista? Ganon?
Totally po, una po, na-discover, kumbaga parang ang assign ko po talaga is sa office. Mm-hmm. Then ngayon, naghanap po sila na pwedeng mag-assist sa mga tumatawid po doon sa UNTAP. Ang nangyari po doon, ako po ang nilagay ng dati kong commander na si Marvin Reyes na posting niya po ako sa UNTAP. Ako po yung inano ni Yorme sa page niya po ng Isko Moreno Dumagoso live, FB niya. Yun yung, ako po yung ano. Kayo po yung? Yung ano? Ako yung sinout-out niya po na Toroy, boses ng mas, boses ng kalye. Wow. Pero yung ano, Army, bakit sinabi mo ikaw yung maingaw? Ayan, anong ginagawa mo? Ako po yung nagsasaway ng mga tumatawid kahit yung nakamay pa po. Nakamay? Opo. Wow. Pati parinig na po. Sige. Paano? Halimbawa, may jaywalker. Tumatawid na, hindi pa. May tumatawid. Go on. Parang awan nyo na po, nakago po, may stoplight po tayo dyan, huwag ho tayong tumawid. At baka sa cemetery ang punta nyo. Ganyan po. Ganyan po kabait yung pagsabi. Dapat ano. Hindi naman ganun eh. Hindi naman ganun yung narinig ko eh. Tapos paano may comedy para hindi ka nakaka-offend ng mga tumatawid. O kunyari, tatawid ako. Ay, sandali lang! Madam, huwag ka po tumawid. Hintayin mo muna po natin mag-ano yung stoplight. Madam, sayang ang ganda. Ay, walang stoplight. At saka wala rin. O kaya naman. Dapat na, sandali lang po. Tawiran po ng tao ito. Ano? Ano ba yung tumawid? Siya ang sabi nun? Hindi ako. Wala ko nalaman. Buti Ate Army, tinanggap po yung trabaho kasi yung mga sasakyan dyan sa TAF, kala mo nabili nila yung daan eh. Yes. Oo. Oh, ano po na po, umaayaw po ako kasi napakahirap po. Nung nakikita ko po yung mga kalalakihan kasi masyadong delikado nga po dahil yung mga sasakyan, masyadong merong, hindi ko naman po nila lahat, pero merong mga sasakyan no, na barumbado. Hindi lang po, marami po talaga. Napaaway ka na ba, Army? May sumagot na? Napaaway ka na? Meron na rin po. Siguro nasa limang daliri Encuentro. Ko na po. Mama Army? Ano usually yung mga problema? Ba't ka napapaaway? Kasi po, hindi lang po ako yung maingay sa kalye. Minsan po, nananaway din po kami doon sa mga motorista natin. One time po, meron po akong na-encounter na taxi driver. Nakaladkad po ako. Ay! Ha? Yes po. Paano ka naman nakaladkad mo? Paano ka kasi naman po, nakaladkad? Ina-apprehend ko po yung taxi driver, then wala po siyang maipakita na lisensya dahil kinukuha nga ho namin. Ang ginawa niya po kasi nakabukas yung pintuan, then nakasandal ako sa pintuan niya, binuksan niya, then hinahanapan namin siya ng license niya. Wala siyang maipakita, sabi niya saglit lang daw po. Then ang ginawa po eh, biglang sa pagsandal po, biglang humarurot po yung taxi. Tatakbo, tinakbuhan yes, kayo. Paano yung kaladkad? Patingin. Gagawin din natin. O then yung pangalawa po, naka-encounter din po ako dyan na tinutukan ng baril yung isang driver. Sa UNTAP din po yun. Sarang road rage. Yes po. Road rage. Away. Nagkaroon yata sila ng away ng sasakyan. Then nakita yun, naglabas ng baril yung isang driver, tinutukan. Then dapat magre-responde na po ako dun sa ano. Ako po yung mismong tinutukan din. Sandali lang, ikaw ba may baril ka din? Wala po. Wala po. Malinis po ang mga enforcer. Anong sinabi mo nang tinutukan ka? Wala akong sinabi kasi first time ko rin maka-encounter noon, tulala po ako. Oh no! Oh, ano yan? Siyempre nakaka-nervous yun. Oh, yes po, first time ko rin po kasi yun, sir. Ma'am. Ay. Sorry. Pero, sige. Okay lang na malito ka sa akin. Paano po ba yan? Tinitrain po ba kayo? Alam niyo po ba yung mga rights ninyo bilang enforcer? Kasi pag may mga instances na ganun, alam niyo ba pwede bang kasuhan yung mga nagtutok ng baril sa yung kumaladkad sa iyo para yes, ma'am, may training din naman po kami, inaano rin po naman kami bago po kami mag-start. Pero po yung time na po yun, hindi ho namin mahabol kasi nga on the spot po kasi nakita yung baril. Siyempre hindi rin ho namin pwedeng on the spot na mag response po. Oo, kasi kaya pag may baril, huwag nyo nang habulin. Huwag nyo nang habulin. Hayaan nyo na siya. Kunin nyo na lang yung plate number. Yun ang correct. Sana sinabi mo lang, huy, ba't ako? Labas ako dyan. Basta ako kaaway mo. Ate Army, mag-iingat ka parate. Mag-iingat, mag-iingat. Mag-iingat po kayo. Thank you, Army. Salamat, Ate Army. Maraming salamat.
Diyan tayo kay letter D. Ayan, si Ate Nora. Ate Nora, ito na. Ang tanong! Tama ba na pinili mo si Ate Nora?